sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinagpasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At winika nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel na ang pagkahulugay kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. At maraming salamat po sa inyong pagpapasya na magsimba, lalo tigit dito po sa pambansang Dambana ng ating pong Jesus Nazareno. At ngayong ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria, the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Sumasagi ho lagi sa isip ko yun hong kasabihan na very popular in English, like mother. Anong kasunod? Ba, mukhang hindi nyo pa narinig. Narinig yun yung tiyak. Like mother, like son. Sasabihin nila, parang unfair naman para sa mga tatay. E di, gawin ho nating equal. Like father, like daughter. Pero ho, kung atin hong pagsisikapang bigyang kahulugan na kung anong nakikita natin sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ito'y umuugat sa kanyang pinagmulan, ang sa kanya'y nagsilang, walang ibang iba kundi ang ating mahal na birheng si Maria. Salamat sa ating mahal na inang si Maria, nandirito sa ating piling ang Diyos na manunubos, ang pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na ina. Tatlong bagay po ang nais kong bigyang pansin sa pagdiriwang natin ng kanyang pagsilang, na nais kong bigyan din natin ng ugnayan, kahulugan, mismo sa ating kapanganakan. So, habang pinagninilayan ho natin ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria na siyang ating kapistahan ngayon, huwag ihihiwalay na ito na rin ang mag-akay sa atin upang atin huwag mapagnilayan yung atin mismong kaarawan, ang ating pagsilang. Tuwing meron hong blessing ng mga my birthday, hindi ako nakokontento sa panalangin na nakahanda. Instead, I compose something more personal na natural. Ito ay something personal. Pinagsisikapan kong mailaman ng panalangin iyon at pagbabasbas ang mga tunay na katotohanan na hindi natin dapat kalimutan kapag tayo ay nagdiriwang ng kaarawan. Ano yun? Na ang lahat ng ating pinagdiriwang na kaarawan, ang buhay nating taglay ay galing sa Diyos. Naalala ko nga ho, tuwing meron hong funeral mass, diba? Meron hong mga pambansang awit sa mga lamay. No? Di kita malilimutan, pananagutan, meron pa hong isa, hiram sa Diyos. Alam mo natin yan, diba?
Kailangan bang may mamatay para ito awitin at pagnilayan? Ngayon ho, this time, kaarawan ng mahal na Birheng Maria at mismo sa ating kaarawan, pagnilayan ho natin at tanggapin ang katotohanan na kung sino siya at kung sino tayo, kung ano tayo ngayon, saan tayo naroroon ngayon, ang lahat ng ito'y hindi lamang hiram, kundi bigay ng Diyos. Lagi kong binabanggit sa mga mag-anak, mga anak, magulang, ang bawat pamilya ay regalo ng Diyos sa isa't isa. Hindi ho natin pinili kung sino ang ating magiging magulang. At ang mga magulang, kung pwede lang mamili ng mga anak, lalo na't nagiging pasaway ang mga anak nila at sakit ng ulo, sakit ng kalooban, wala na ho tayong magagawa. May nanalo na. Nagpasya na ang Diyos na siya ang magiging mga magulang mo, sila ang magiging kapatid mo, at siya ang magiging kapamilya ninyo. Therefore, sa loob ng pamilya, tayo ho'y regalo ng Diyos sa isa't isa. Kaya, lagi hong panghawakan na ang buhay kong taglay at ang buhay na ibinigay na kay mahal na Birheng Maria, ibigay ng Diyos. Hiram natin lahat sa Diyos. Kung kaya, sa tuwing tayo ho'y nagdiriwang ng kaarawan, o hindi man kaarawan, sa bawat oras, araw at sandali na nadadagdag sa ating buhay, di ho natin namamalayan. Tayo ho'y isang hakbang na namang papalapit kung kailan tayo papanaw na siyang maghahatid sa atin sa Diyos na sa ating maglikha. Do you follow? Birthdays bring us closer to God. At hindi lang ho doon, inilalapit tayo kung kailan tayo papanaw. Nakakatakot. E di sabi nung nga ng isa, e di wag na mag-birthday. E di ikaw na, wag ka mag-birthday. Pero yan ho ang pinakamasayang yugto ng buhay natin, di ba? Ang pagsilang, ang kaarawan. Di lang dahil may handa, kundi kung atin nung lilingunin, marami tayong nalampasan na higitang mga pangyayari at yugto sa ating buhay. At muling pinapanibago, pinapanumbalik at binibigay ng Diyos ang isa na namang pagkakataon upang tayo'y makausad sa buhay. Without knowing na tayo'y napapalapit ng napapalapit sa Panginoon. Kung kailan yon, di ho natin alam. Kaya the moral of the story is, tuwing may birthday ho sa atin, tulad ng birthday ngayon ng ating mahal na ina, ito nawa ang laging magpaalala sa akin na babalik ako sa Diyos upang magpasalamat. Ilan sa atin ang nagsisimba pa pag birthday niya? Nawala na ho yung ganoong kustumbre at kaugalian. Di ba? Dapat may handa. Dapat may celebration. Pero yung magsimba, saka na. Ibalik ko natin yung ganoong kasanayan at kaugalian na hindi lang magbabalik sa atin sa simbahan, kundi ito nawa ang magpaalala sa atin na ang buhay nating taglay ay hiram natin sa Diyos, kanyang bigay. Kung ano si Maria, ito'y dahil ito ang kaloob ng Diyos sa kanya. At siya rin ang bigay ng Diyos para sa atin sa sanlibutan. Ikalawa, kasabay ho ng pagpapahalaga natin sa ating karawan na magbabalik sa atin sa Diyos, sana'y pipiliin din ho natin ang mga pinili ng Diyos para sa atin. As I've said, pag nakita ho natin yung parents ng iba, buti pa sila, buti pa yung parents niya. O kaya, mabuti pa yung mga anak niya, ang babait. Seryoso sa buhay, nagbibigay, nakatapos. Meron hong ganong tendency tayo na magsisi sa ating mga kinalalagyang pamilya. Friends, they come and they go. Ngayon, friend kayo, mamaya, i-unblock ka na.
i-block ka na or i-unfriend ka na. Pero families, they stay. And we have to choose the family because they are God's gift to us. Much as we are also God's gift to our own family. Yan ho ang nangyari sa ating mahal na ina. Siya'y ibinigay ng Diyos, si Maria, kay Santa Ana at kay San Joaquin upang siya rin ang magbigay sa sanlibutan ng Panginoong Hesukristo na isinilang niya sa mundo. Kaya kung ito ho ang pinili ng mahal na Birheng Maria, mangyari nawa sa akin ang kalooban mo. Fiat, let your will be done unto me. Sana pipiliin din ho natin ang pinili ng Diyos para sa atin. One concrete question. Kung bubuksan ho natin at sisilipin natin ang inyong mga Facebook account, Instagram, may picture ba dyan ng inyong pamilya? Father, pati ba naman yan? Bae, ganyan ho kahalaga ngayon ang Facebook. It mirrors who we are. Ito'y sumasalamin kung sino tayo. So, tanungin natin ang ating mga sarili. Oo nga, no? May picture ng friends ko, may picture ng aso ko, may picture ng mga classmates ko, may picture ng mga artista. Pero may picture ba yan ng parents mo? Nandiyan ba ang picture ng mga kapatid mo? May picture ka bang kasama sila? Isang simpleng bagay ho yan. Maliit na bagay kung tutusin. Pero it shows to us how much importance we give to our family. As I've said, ang pamilya ho'y hindi natin pinipili. Ang Diyos na ang pumili kung sino ang pamilyang kinabibilangan natin ngayon. At dahil ito'y pinili ng Diyos para sa atin, at tayo'y pinili rin ng Diyos upang maging miyembro, kasapi ng pamilyang kinabibilangan natin, mahalin natin ang pamilyang pinili ng Diyos para sa atin. Ito ang ginawa ni Maria sa kanyang pagtanggap na maging ina ng manunubos at maging esposo si San Jose tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo. At ikatlo, sana po habang tayo'y umuusad sa buhay, sa bawat araw, bawat pagising, bawat taon na nadadagdag sa atin, maging palaisipan at katanungan para sa atin, ano bang mission ko sa buhay? Bakit ba ako nandirito? Bakit ba ako nandito sa mundong ito? Naalala ko ho, it's a confession. Kinikwento ho ng nanay ko, wala naman kayong lakad, no? Hindi kayo nagmamadali. Mag-a-abroad daw ho noon ng tatay ko, gustong pumunta ng Guam. Eh nagkataong jauntis ang nanay ko sa akin. Bumili daw ang tatay ko ng pampalaglag. Dito daw sa Quiapo. So noon pa, no? 58 years ago, meron na hong mga painom dyan na pampalaglag. Ininom daw ng nanay ko. Pero, wa effect. Malakas daw ang kapit ko. At cesarean ho ang pagkasilang sa akin. Talaga namang matigas. Wa is si father, no? Tigasin. Malakas ang kapit. Cesarean pa. Ang laki sigurong sanggol ito ng isinilang. Now, minsan ho tinatanong ko, bakit hindi ako natuloy ilaglag? Napigilan ko pa ang tatay ko mag-abroad. Namublema pa nanay ko na hindi siya handa sa ikatlong anak. Ako ho yun. Apat po kami. Anong mission ko? Anong plano ni Lord? Bakit hindi niya ako hinayaang mawala? Hindi ko sinisisi aking mga magulang. Ngunit higit na mahalagang tanong, anong plano ng Diyos sa akin? Ano bang gusto niyang ipagawa sa akin? Ano bang gusto niyang mangyari?
What is God's purpose for me? Listahan mo natin. Ano bang mission ko? Ba't pa ako nandito? Ito ang dapat nating tanungin tuwing tayo ay nagigising. Bawat taon na tayo ay nagdiriwang ng kaarawan, ano bang mission ko? Bakit ako nandito sa mundong ito? Ang mahal na ina, napagtantuhan natin, may misyon ng Diyos na gustong ipagawa sa Kanya. Siya ang magsisilang ng Diyos upang maging tao sa piling nating mga tao. Ang pagkatao ng Poong Jesus Nazareno ang siyang ambag ng mahal na ina sa ating Panginoong Jesus. At kung wala si Maria, kung siya ay hindi nakipagtulungan, sinalungat ang plano ng Diyos, wala ho tayong kaligtasan. Wala tayong kaligtasan. Walang kiyapo, walang Poong Jesus Nazareno. At ang lahat ng ito ay utang natin sa mahal na Birheng Maria na simula pa sa kanyang pagkasinapupunan ng kanyang ina hanggang sa kanyang pagsilang at sa kanyang buong buhay, sinikap niyang tuparin ang plano ng Diyos at misyon ng Diyos para sa kanya. Kaya sana ho sa kapistahang ito ng mahal na ina sa kanyang kaarawan, pagnilayan natin ang sarili nating kaarawan. Bumalik tayo sa Diyos at magpasalamat, Lord. Salamat sa taon, salamat sa buwan, salamat sa oras ng aking kapanganakan. Salamat sa mga pinili mong magulang, sa aking mga kapatid at sa pamilyang aking kinabilangan. Salamat sa lahat ng aking mga pinagdaanan noon hanggang ngayon. At nawa, pagsikapan ho natin patuloy na tuklasin at gawin ang misyon ng Diyos at plano niya para sa atin. Sa gayong paraan, hindi ho tayo nalalayo sa ating mahal na ina na buong buhay niyang pinagsikapan na magpasalamat sa Diyos, pahalagahan ang lahat ng taong pinili ng Diyos para sa Kanya. At buong saya niyang tinupad ang misyon ng Diyos na nais ipagawa niya kay Maria. Maligayang kaarawan po, mahal na ina, at sana'y tulungan mo kami na matulad sa iyo sa pagsunod sa Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang mahal na ina.